lang, ha? Oh, Lindsay. Eto. Ah, katabi mo na. Hi, Pangga! Hoy, Boycam, nag-aayos pa ako ng mukha. Naka-live na ako. Kamusta naman, Boycam, no? Tuwang-tuwa tayo dyan. Wow! Nakakalaka, oras natin sa Bunga Puloan, Pangga, 22 minutes after 3. Tamang oras, Metro at Meg Manila. Oras na yan. Natin po sa atin ng Rhea Generics. Iba ang Rhea Generics. World-class ang kalidad sa abot kayang halaga, Mangga. Wow! Mangga. Tuloy, narinig ka ba mangga yung sinabi ko? Mangga. Medyo nasasad lang ako kasi may nabasa akong balita. Sana hindi totoo, pero I guess totoo po ito, no, mahal ko. Wow! Hello naman po sa mga kaibigan po natin sa industriya, mga mahal ko sa buhay. Ay, seryoso, nanginginig nga ako eh. Medyo tagilid po yung prangkisa nung isang kilalang network po. Ang nasasad ako kasi marami tayong kaibigan dyan, no? So, yun, wala naman tayong ibang magagawa. Wow! Let's just pray and hope for the best, for everyone's, ano, for everyone's happiness. Yun na lang siguro, no? Nalulungkot ako. Pag nalulungkot pa man din ako, sumasakit yung katawan ko. Yung totoo. Oo. Alam mo ba, sinasabi ko sa'yo? Oo. Buti nga ako yung katawan lang yung masakit eh. Yung iba masakit yung ulo ngayon, sigurado ako. Masakit yung ulo, galit. Sobrang lonely, sobrang sad. Devastated. Yan po yung mga nararamdaman po ng mga tao natin. Yung mga kaibigan po natin ngayon sa industriya, no? But anywho, good afternoon, Metro with Mega Manila. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po si Lindsay. Lindsay. Hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Kamusta ka naman? I hope you are doing fine. Sana masaya pa rin ang hapon mo kahit pa paano, mahal ko, no? At siyempre naman, meron po tayong iniwan na question kanina. Napaka-importante nga ba ng closure sa pagtatapos ng isang relasyon? Wow! O, yan po yung tanong natin, ha? Sa lahat po ng mga affected sa mga oras na ito, ha? O, sana eh, sumagot po kayo ng maayos, no? Hindi yung trip-trip lang. Kasi parang pagmamahal lang yan eh. Saka ka na magmahal kapag hindi na trip-trip lang. Oy, mahal ko, ito na nga, basahin po natin, ha. Gaano nga ba kaimportante ang closure sa pagtatapos ng isang relasyon? Sabi po dito, mahal ko, ni May o May Reyes, yup, for formality and to avoid confusion, Lindsay, if kayo pa ba or hindi na, para wala nang mag-assume sa inyong dalawa. Sabi naman po ni Raul Batas, yes po, Ate Lindsay, para po sa akin, importante po yun, like me po. Ate, ngayon ko lang po sasabihin, ang hirap po makipag-break nang wala namang closure. Nandyan pa rin yung mga paparamdam siya sa kabila ng lahat ng pangloloko niya sa akin. Wow! At sabi dito, mahal ko, pero kung may closure, mas magaan sa pakiramdam kasi malayang magagawa ang lahat ng gustong gawin. Aww. Sabi po yan ni Raul Bata. Sabi naman po ni Keith Jean, importante po talaga ang closure. May naging ka-live-in po ako. Nagkaanak kami, isa, tapos nagpakasal siya sa iba nang walang dahilan at binabalikan niya ako. Aww. Grabe naman. Ibang klase naman yan, di ba? Ang gwapo. Sabi naman po ni Riza Mashe, o Mashi, yes, need po, experience ko yan. 12 years na nawalan kami ng communication nung naging boyfriend ko. Akala ko nagkanya-kanya na kami sa buhay at akala ko okay na yung ganong setup dahil sa tagal na nakamove on na rin po ako. Dahil sa tagal na ba naman namin, di ba po? After 12 years, bumabalik-balik pa po siya dun sa family house po namin at hinahanap niya pa rin ako. Wow! Until then, nagkita kami sa di inaasahang pagkakataon, DJ Lindsay. Tapos ang sabi niya po, anak ng pating. Talagang yun yung sabi niya. Anak ng pating. After 12 years, sabihin ba naman sa akin, Lindsay, na ako pa rin daw yung mahal niya. Wow! Ay, 12 years? Tapos ikaw pa rin? Oo. 12 years na po yung nakaraan. Naghahabol pa rin po siya ngayon. Ah, ikaw na. Ang ganda. Haba ng hair. Miss Tisa, balingkinitan. O, sabi pa dito, mahal ko, ha? No need po, sabi ni, binaliktad yung pangalan, pero ain't ni Romlas. No need, pag tapos na po, kasi mahirap po pag may closure pa. Baka magkabalikan pa. Pag end na po dapat. Ganun po yun. Yahoo! Ay, Sherry, bit-bit, mahirap po kasi walang closure sa relasyon. Kasi po, biglaan po. Bigla po akong iniwan, hindi po sinabi kung bakit. Ay! Aww. Damo mo! Sinabi ko,
kung bakit ka iniwan, no? Tapos biglang babalik sa'yo. Nakaka-jirits yung mga yan. Pero sabi ko nga, iba-iba po talaga yung ano eh, mga ganap sa buhay ng mga tao, no? Kung ano pong trip nila sa buhay. Pero mamaya po, babalik pa po ako. 3:27 ang tamang oras. Nakikinig po sa atin sa mga oras na ito, yung mga taga-RV Zen Spa! Ito yung ano eh, ito yung pupuntahan ka ng mga masahista sa bahay mo. Pero syempre, di naman yung nakakagulat na factor, di ba? Oo, ganyan. Hindi, kung gusto mo ng home service na masahe, I tell you guys, itry nyo po, RV Zen Spa. Oo, magaling sila, in fairness. Hindi ko makakalimutan, kaya takot ako magpamasahe, alam mo ba? Oo, pero itong RV Zen Spa, magaling sila, in all fairness naman, no? Wow! Hindi ko makakalimutan, kinikwento ko anong isang araw. Kanino ko ba kinikwento yun? Basta may pinagkikwentohan ako. Sabi ko nung isang araw, alam mo ba, one time lang ako nagpamasahe, pero hindi ko na inulit kasi sumakit yung katawan ko after, tapos nilagnat ako. Kaya dapat talaga, well-trained at saka may ano talaga eh. May, iba kasi yung touch kapag may pagmamahal. Ganyan. Di ba? In all fairness. Wow. RV Zen Spa. Maraming salamat po. Oras natin, 3:28 on the clock. Mahal ko ako pa rin po, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Radyo. Sabihin mo.